Hello guys, magandang umaga sa lahat. So ako ay mag-start na po ako mag-aararo ngayon kasi tapos na sila dito na mag-harvest ng soya. So ako na po yung tagasunod sa right after sa anihan. Dito ako magsisimula. Ito yung unang araw ko na mag-araro. So, ang gagawin ko po dito is mag-aararo ako 45 degree. Tapos, magsisimula ako sa gitna hanggang sa each end. So, yan po yung babalik-balikan ko. I need to find my center. So, parang ito yung center ko. Dito ako magsisimula. 45 degree po yung forma ng pag-araro ko ngayon. Kasi minsan, pwede namang vertical or horizontal, pero mas okay yung 45 degree. So, slanting siya gamay. At ito yung, ito namang machine na nakapin dito, it's a disc ambot, basta disc na siya, nga klase sa plow. Ginagamit lang po talaga namin ito sa soybeans after harvest. Yeah, di niya siya pwede iliko, guys. So, every time naliliko ako, dapat talaga nakaangat yung machine. Hindi pwedeng nasa ilalim kasi masisira yung mga ngipin. So, dapat ganyan. Up, down. At ito naman yung control niya dito. Ito yung joystick. Ito yung pangat. At ito yung pababa sa machine. So, hindi na ako nagkagamit ng pedal kasi dito na ako sa control dito. At ito yung pang-adjust ng speed. So, dito ko nag-a-adjust. Depende po sa yuta. Kasi minsan, mabato. Pero dito, parang hindi. Ito, medyo half and half rocky road po ito. So, yan. So, mag-start na ta, guys. So, yung ginagawa ko lang talaga is ganyan. Papakita ko lang sa inyo. Tapos, yan, binababa ko na yung machine. Tapos, yung isiset ko lang yung speed to 8 kilometer an hour. Pero pag intro pa talaga, dapat dahan-dahan lang yung pag-accelerate. At naka-full po talaga yung gas accelerator para yung power niya. Full din po yung power, traction. So, yan yung front view ko. Mas maigi sana kung may GPS, pero hindi ko alam kung may time ba si Martin na maglagay ng GPS kasi nag-harvest na po sila. So, ito talaga yung pinaka-first line na ginagawa ko. I will try my best nga. Mas straight din siya as much as I can. Pero hindi naman no big deal naman kung mag-zigzag yung agi. I-adjust ko na lang every time na mag-start ako ng panibagong linya. So, yan guys. Madali lang naman mag-araro. Kailangan mo lang may plan ka. Hindi ka lang ikot ng ikot. Medyo mahirap din. Pero, okay raman. Drag yun madugay yan. So, pag yung mini-maintain ko pala na speed is 7-8 ana. Pero pag marami po talagang bato, ayan, nilo-low ko to 4-5 kilometer an hour.
ata sa pinakadulo. Grabe. Tingnan nyo yung... Tingnan nyo naman yung ano ko. Naka-S na siya. Iaangat ko na yung... Ayan. At tayo ay muliko na. Liliko tayo, guys. At yun na po yung magiging guide ko. So, dyan ako mag-start, magsimula. Yan na, dyan ako magpabalik-balik. Grabe, straight kayo, purya buyag ako ang agi. Pero ato rin na siyang i-correct hanggang sa mag-straight talaga. Since ano, kailangan natin ang matras. So, atras lang ako. Mahirap talaga kumuha ng video, guys. At the same time, nagtrabaho. Kaya pasensya na kayo. So, let's go forward. So, yung gagamitin, idadrop ko lang yung machine. Tapos, iseset ko yung... Ayan. Tsaka, dahan-dahan akong mag-speed hanggang sa... Update! So, ito na yung natapos ko, guys, in 1 hour. May bibilhin lang ako na kape. Kasi naantok ako. Mag-stop lang muna ako. Bibili ako ng coffee. Pero medyo in 1 hour, ako na po siya gagi, no? Mauna na siya. Pagkatapos kong mag-coffee break, eto, nag-video-video na po ko. Naglangan-langan, gyud ko. Mas mabuti sana kung may cameraman na nagsunod-sunod na to. Pero since di man taka-afford, Anna, so ipakita po na ko ninyo ang behind the scene. So guys, why cameraman? So malangan dyan ko, aning kalatiha. Sige, video-video. Gusto ko sanang i-explain sa inyo yung mga parts dito sa machine na hinihila ko, pero wala man ko yung ma-explain. Basta nga, ako rang nahibawaan is, it's a plow disc. Tapos, itong tractor is 8,370R, 400 horsepower. Pag after harvest, double wheel lang yung inattach sa tractor. Pero pag nag-open kami ng field sa spring, tatlo po yung inattach namin, triple yung gulong niya. So, itry na kong explain kaninga parts, kaning murag plato, murag mauni siya yung disc, kay circle man. Nya dayo, napo na siya yung murag ulo-ulo nga naisungay. Muna siya gitawag niya lagnipon nga mao na siya mo buak sa yuta. Thanks to my gimbal pala kasi may follow mode siya. So nilagay ko lang siya sa tripod at magsunod-sunod na siya nako. Ito palang inararo ko dito is may sukat na 28 acres or 11 naman sa hektarya. At hindi ko po ito matatapos na isang araw lang na pag-araro. More or less 2 days. Pero siguro kung mag-start ka na mag-araro 5 a.m. to 5 another a.m. 24 hours non-stop, ayan, matatapos mo ito ng isang araw. At i-share ko din sa inyo yung mga behind the scene sa mga video ko. So 98% sa ako ang mga video. Ako itig video, ako editor, char. Ako gyud tanan. Mo na nga ako ang mga video is very raw. Wala jud koy art nga mag edit. Simple lang gyud. Na dagan jud manang kay per hour bang bayad si mong sir. Ito na yung day 2 ko. So, malapit na. Medyo malapit na din akong matapos.
8:30 pala ako nag-start kasi nga nag-asikaso pa ako kay Alexa. At kahapon, 5 o'clock, natapos na din ako kasi kailangan kong i-prepare si Alexa. Mag-overnight lang po talaga ako ng pag-aararo pag napaka-rush yung trabaho. Kung pangit yung weather. Makisuyo po talaga ako sa mama ni Martin na pabantayan si Alexa para nang talaga makatrabaho ako overnight. Iba na kasi ngayon, since nag-aaral si Alexa, hindi ko na siya pinupuyat. Kahit natutulog, pwede siyang matulog sa tractor, pero iba pa din pag nasa bahay lang siya. Pero pag wala naman siyang pasok, ayan, pwede siyang sumama sa akin overnight sa tractor. Parang madali lang naman talaga mag-araro, tingnan. Pero after 10 hours of driving, kahit 8 hours, kapoy na po kayo ininghuman. Ito na din yung time na sumasakit yung likod ko. Pero ganun talaga ang buhay. Kahit anong trabaho naman na feel talaga natin yung pagod. Normal lang naman yan na magre-reklamo, pero hindi pwedeng sumuko. Kasi ang dami pa nating screenshot na iipunin, di ba? So may ano po dyan? May pipe po dyan sa drain, sa tubig. So, kailangan ko siyang iwasan. So, since nasa gitna ako ng tractor talaga, iaangat ko lang yung yung machine. Tapos, ito na siyang tuyukan. Tuyuk-tuyukan. Ito talaga yung main na dahilan kung bakit tumataas yung leeg ko. Sa 8 years ba naman na ganito yung trabaho ko, lalong-lalo na sa snow removal, parating nakalingon. So, tataas talaga yung leeg. Other side po. Ginagawa ko pala ito guys kasi pag hindi ko inuuna yung pagpoporma sa my pipe, marami po akong mark later. So gusto ko malinis talaga yung resulta sa pag-aararo ko. Kaya yan po yung way na, yan po yung paraan ko na bapagkayo ako ang gidaro. So mauna siya ako. So malapit na ako matapos dito guys. It's day 2. Tumay na lang dyan, cool lang. Pero maabtan pa ko ani o medyo gabi-gabi na siguro. Nili masyadong late. At ito na yung natapos ko doon. Hanggang doon sa my forest. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Please don't forget to share and follow na din po sa page ko. Bye!